So what's up mga kanukis? Isang magandang araw na naman sa ating lahat. So ngayong araw, napakaganda ng sikat ng araw. So ngayon, pupunta tayo doon sa ating backyard sa Garcia San Miguel Bohol. At nandito muna tayo sa ating side yard kasi nasa gilid ng ating bahay dito sa San Vicente. So ito yung mga brooder natin mga kanukis. So ito yung brooder ng may bantam tayo dito. So ayan. May bantam tayo na sisiw dyan mga kanukis. At ito yung first step ng ating brooder. At saka second step. Dyan natin nilalagay pag dumating na silang 2 to 3 weeks. At kapag nasa mga 30 to 45 days, dito naman natin sila ilalagay mga kanukis. So ba't ko pinaliliwanag to sa inyo ngayon? Kasi may 3 step ako na paraan paano binubrood yung ating mga sisiw. Una is yung week old to 2 weeks old. So dito ko sila nilalagay hanggang 2 weeks old, paakyat pang isang buwan. So dun sa isang brooder hanggang dun sa mag-graduate na sila. So bakit ko yung pinapaliwanag? Kasi may gagraduate tayo na sisiw ngayon at pakakawala natin dun sa ating backyard sa Garcia San Miguel Bohol. So sabayan nyo ako mga kanukis, ilalagay natin sila sa karton para ita-travel natin sila ngayong araw. So, let's go! So, may mga 5 pieces tayo na sisiw ngayong araw mga kanukis na pakakawalan natin sila sa range area. So, papakita ko sa inyo bago ko ilalagay sa karton. So, ito na yung 45 days old natin na basilan na female mga kanukis. So cross sila ng asil at saka basilan. Ito naman yung cobra na female mga kanukis. So sa batch nila, isa lang yung cobra na lumabas. So ayan. Ito lang yung isang lalaki na lumabas sa last breed natin mga kanukis. Tingnan nyo ang laki na niya. So isa siyang asil basilan na cross. At nakapalabas tayo ng bulik na color sa ating pagbibreed. So yan. Tapos ibabalot ko muna sila mga kanukis at babalikan ko kayo sa ating video. So mga kanukis, nandito na yung 5 pieces natin na sisiw. So itatravel na natin sila papunta doon sa ating manukan at i-update ko lang kayo mga kanukis kasi dadaan pa tayo sa bayan, may kukunin tayo at bibili tayo ng konting feeds para sa ating mga sisiw. So samahan nyo ako mga kanukis. So mga kanukis, nandito na tayo sa bayan ngayon. At dito ako bumibili ng feeds at saka vitamins sa Bubong Agribet Supply. If taga San Miguel Bohol ka, so dito ako bumibili kasi mabibait yung nagbibenta at saka yung may-ari. So dito ako bumibili ng feeds kapag nauubusan na sa ating backyard. Bubong Agribet Supply, ang agribet ng bayan, maasahan at siguradong garantisado. Salamat, guys. So mga kanukis, nandito na tayo ngayon sa palengke ng bayan. At kukunin natin yung box ng tuyo
walang bulan na itong binili. Tara, sabayan nyo ako mga kalukis. Teh, kuhaan ako itong box, teh. Mag-video ko, teh, ha? Mag-video ko, ha? Sa vlog. So, mga kanukis, nandito ako sa stall ni Ate Velma. So, dito ako bumili ng box ng tuyo o ng bulad sa Bisaya. So, ito yung nilalagyan natin ng pugaran ng manok. Ayan si Ate Velma. Then, ako bumibili sa kanya ng tuyo. So, if gusto niyang bumili ng tuyo, so, nandito lang siya sa pwesto niya dito sa loob ng San Miguel na palengke. So mga kanukis, so ito na yung mga box ng tuyo. Nasa Ate Velma, say hi te. Hi. Hi. So yan mga subscribers natin, dito kayo bumili ah. So, tara mga kanukis, punta na tayo sa ating backyard. At marami tayong gagawin doon. Set up natin itong mga box ng tuyo sa ating backyard. So see you mga kanukis. So mga kanuki, so ayan na yung box ng ating tuyo na gagawin nating pugaran. At napakahirap na wala pa tayong sasakyan. So yung motor muna natin ang gagamitin. So tara, sabayan niyo ako papunta sa ating backyard mga kanuki. Let's go! Kanukis, nandito na tayo sa ating backyard ngayon at pagkakawalan na natin yung ating mga sisiyo na dala. So, halika mga kanukis, sabayan nyo ako sa pagpakakawala sa kanila. So, dito ko na sila ipakakawalan sa range area kasi marami din ito na hinan nyo mga kanukis yung mga alaga nating manok. Ayan, nandiyan na sila. So, pagkakawala natin sila ngayon dito sa ating range area. So, nagpapakawala ako ng mga sisiyo mga kanukis kapag umabot na sila ng mga 45 days o nasa mga 2 months mahigit. Pwede na yun mga kanukis. So, dito, makakapagala lang sila sa ating backyard. So, ayan na yung mga alaga natin. So, pagkakawala na natin sila mga kanukis. Ayan na sila mga kanukis. So ready na yan sila para dito sa ating backyard. So ito yung so ayan mga kanukis, nasa mga 2 weeks old yung ating mga basilan. So hindi ko na binamadaling pakawalan sila kasi tag-ulan din. Tingnan nyo. So nasa mga pagka 1 month na sila ngayon, December 23. So doon ko sila hihiwalay sa kanilang nanay mga kanukis. Kasi wala tayong incubator kaya natural lang yung pamamaraan natin. Lakas na nilang kumain mga kanukis. Kapag ganitong tag, init talaga mga kanukis. So maganda sila pagmasdan sa range area. Kasi hindi maputik yung area at
Nagkakagala sila at madali natin makita yung kung sino ang may sipon o wala. So kapag tag-ulan mga kanukis, itong mga 3 to 4 months old natin na mga ready for dispose na basila native at saka shamu native na crosses. So dito natin sila nilalagay sa ating pen na may bubong para hindi sila mabasa ng ulan. So ayan mga kanukis. Napakahalaga talaga ng mapagmasid ka sa kanilang health kasi basic 'yon sa pag-aalaga ng mga manok mga kanukis. So ayan na 'yung nabili natin na box ng tuyo mga kanukis. So 'yang mga pugaran na 'yan, so i-dispose na natin 'yan. Sisira na, tingnan nyo. So wala na. So susunugin na natin 'yan ngayon at ipapalit natin 'tong dalawa. So dahan-dahan mga kanukis, week by week. So lahat ng mga pugaran na 'yan, so papalitan natin. So ayan, tingnan nyo, may isa nang naging itlog mga kanukis. Ayan, so occupied na yung isang pugaran na yan. So ito, pwede pa yung tatlo. May isa doon. May naglilimlim dito. Ayan, may basila na naglilimlim. So itong dalawa, didispose natin ito ngayong araw. Nire-repair ko lang yung mga medyo may maluwag na pagkapako mga kanukis at saka nililinisan ko yung mga cellophane na palibot ng box na nabili natin at medyo mabaho pa kasi yun ng tuyo. Kaya lalagyan din natin yan ng malinis na sako para komportable yung mga manok sa kanilang pangingitlog. At yung nilalagyan natin ng sako, nilagyan ko ng ano din ng pako para dyan natin itatali yung mga tali. At yan, may 1, 2, 3 tayo na insect powder, insecticide para yung mga hanip at saka mga insekto na nandyan sa ating box, mawawala sila mga kanukis. At kailangan din ng malinis na sako para hindi magkakaroon ng hanip yung ating mga alagang manok. So mga kanukis, so tapos na tayong maglinis. So ayan yung mga sirang pugaran, susunugin natin yan ngayon. At ito na yung nalagay natin, di ba ang ganda tingnan mga kanukis. Mas maganda tingnan if ganito yung pugaran natin. So nilagyan ko lang siya ng tali para hindi madaling matanggal mga kanukis. So ayan. Tapos na. At ito, nilagyan ko ng sako yung ibabaw kasi may pwedeng patugan sila. So bantayan din natin yan mga kanukis kasi kapag gabi may matutulog dyan, so pwede nilang maiputan yung pugaran. So nilagyan ko ng sako para safe yung mga itlog. At yung nakita nating basilan kanina na ng itlog, so kahapon pa pala siya start ng itlog. So ayan, may dalawang itlog na yung pugaran. Ayan mga kanukis. So may dalawang itlog na siya. So na expected talaga na January marami tayong sisiyo. So itong mga brooder natin, so mapupuno to ng sisiyo. At i-update ko lang din kayo mga kanukis kung paano ko sila aalagaan yung mga sisiyo natin at paano natin sila i-dispose at palalakihin. So 2 to 3 times a week mga kanukis, nagpa-fogging tayo dito sa ating backyard o nagpa-tayo.
para yung mga insekto na nangangagat sa ating mga alagang manok, yung mga ibang mga hanep, so may posibilidad na mawala sila mga kanukis. So natural na paraan sa pagpapalis ng mga insekto sa ating backyard. At 2 to 3 times a week, ginagamit ko lang yung mga buko ng nyog na mga luma na. And so that's it for today's vlog mga kanukis. So sa video na to ngayong araw, so bakit ako nagpapalit ng pugaran every 3 to 4 months? Kasi kapag dahon ng nyog yung ginamit natin, madali silang masira mga kanukis, lalo na kapag hindi masyadong gulang o matanda yung ginamit natin na dahon ng nyog. Kaya mga kanukis, nagpalit ako ng crates o crates ng tuyo o ng bulad dito sa Bisaya para hindi tayo nagpapalit ng every 3 to 4 months kasi matagal masira yun mga kanukis at malaki din yung space ng ating mga manok kapag nangingitlog sila. At safety din kasi hindi madaling masira at matibay din mga kanukis. So hope may nakuha kayo ngayong araw sa ating vlog. That's it muna for today's vlog mga kanukis. And hope na if bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutang i-hit yung notification bell at saka yung subscribe button para ma-notify ka sa ating mga susunod na video. Oh, keep safe always mga kanukis. Huwag niyong kalimutang mag-wear ng mask kapag nasa public kayo. At i-enjoy na lang yung buhay niyo mga kanukis kasi isang beses lang tayo nabubuhay dito sa mundo. So this is your native kanuki once again saying, an educated farmer is a successful farmer. So keep safe everyone. Have a blessed week ahead of you. Peace, love, signing out for now.